Hi everyone! Welcome back to my goodness. Dun sa mga parating nanonood ng video ko. Thank you so much guys! I appreciate it. Please make sure to subscribe after the video. Thank you! Today magluluto tayo ng malunggay pandesal. Alright, so simulan na natin yung mga ingredients. So we have bread flour. So you can also use all-purpose flour. Then we have milk. Right now, I'm using evap milk. Now, we have our malunggay leaves. Ito yung 10 pisong malunggay. So, this is a vegetable oil. Light brown sugar. Pwede rin white sugar. Ito yung breadcrumbs na ilalagay natin sa paligid ng pandesal. Then, this is salt, vanilla, and we have our yeast. So there's something different dito sa pandesal natin kasi nilagyan ko siya ng vanilla. Ito yung lasa ng malunggay kasi minsan meron siyang taste na parang green leafy, lalo na kung may mga batang kumakain. So tatakpan natin yung lasa niya ng vanilla. And then of course we will be needing our weighing scale that I use pagka gumagawa talaga ako ng pandesal. And then we will be using some of the baking paper or parchment paper para sa ating baking sheet. Just stay with me guys for our healthy malunggay pandesal. Alright, so guys, first that we're going to do is we are going to heat or warm our milk just to make sure na ang ating yeast ay mag-activate. But I'm using instant yeast, so walang problema doon. But I want the environment ng aking lulutong tinapay ay medyo warm para mabilis mag-activate yung ating yeast. So, I'll warm this 30 seconds sa aking microwave. Now, if you don't have a microwave, just put in the stove and painitin siya hanggang makita nyo may maliliit na bulana na lumalabas dun sa ibabaw ng milk. So, ibig sabihin warm na siya. So, before tanggalin sa stove, check nyo muna kung warm na. So, it should be warm and tolerable, hindi hot. Okay? Alright, so guys, ang ating milk ay warm na. So, pag nag-dip mo yung hand mo dyan, mapapansin mo na maligam-gam na siya. Okay, so ilalagay ko na dito sa ating milk yung aking instant yeast and sugar. Mimix ko lang dito. But you can also mix it in the flour. Pero mas preferred kung i-mix mo na dito. Now, if you're using active dry yeast, you have to let it sit for 10 minutes before i-mix sa flour. Hintayin nyo munang mag-activate yung yeast. Activate meaning makikita nyo nagfo-foam sa ibabaw yung yeast. Pag nakita nyo na nag-foam siya, active yung yeast nyo, pwede nyo nang gamitin. So, that's the difference between active and instant yeast. Sa instant yeast, diretso na. Halo ko na ito dito sa flour. So, simutin nyo lang yung mga natirang yeast at sugar. So, mix lang lahat yung oil tsaka yung ating vanilla. So, we have salt na natitira pa na hindi pa natin nahihalo. I-mix ko muna. Naamoy ko na yung amoy ng tinapay because of the yeast. Okay, so pag na-mix nyo na ganyan, pwede nyo nang ihalo yung salt. Distribute nyo lang. Para hindi siya nahahalo dun sa yeast na minsan nagiging cause para hindi umalsa yung tinapay natin. Okay. And then, before we continue, gagawin natin, kung meron kayong blender, you can blend this. Or, another way is, i-chop nyo siya ng maliliit. Kung gusto nyong i-blender para mas mapadali, pwede naman. So, ilalagay mo lang ito sa blender, and then yung oil, huwag mo munang i-mix dito sa flour mo. Ilagay mo doon sa blender para mag-mix siya. Kasi kapag ganito lang siya na dry, hindi mo mabiblend pag walang oil or walang butter. So, another way
In case wala kayong blender na magagamit, pwede naman kuchilyo lang. So, ichochop nyo lang roughly yung malunggay. Hindi naman siya kailangan masyadong maarte. So, pakita ko lang sa inyo. Pwede nyo siyang i-chop na ganyan. Tapos tanggalin nyo lang yung mga pangit na dahon. Minsan kasi may napapahalo. Pwede rin guys sa food processor. Ihalo nyo yung oil sa kanya. Normally, ginagawa ko to sa blender, pero dun sa mas maliit na attachment niya, yung pang-grind ng mga peanuts. So, yun ang ginagamit ko. Para kahit hindi ko siya lagyan ng liquid, mag-grind yung malunggay. You have option to use either 1 cup or the whole 10 pesos na malunggay. Kasi minsan medyo madami siya. Pero kung ilalahat nyo, okay lang din. Kasi lalagyan naman natin ng vanilla. Para hindi nyo masyadong malasahan yung dahon na lasa. So you can do this before kayo mag-start mag-mix ng pandesal. Pwede ganun. Alright. So ito pwede na. For me, okay na to. Yung ganito ka durog. Okay na yan. Alright, so guys, ito na yung ating malunggay na na-chop ko. Now, if you don't have malunggay or moringa sa area nyo or sa place nyo kung nasan kayo ngayon, you can replace this with spinach. Yan. Alright, so isasama ko na ito dito sa ating mixture. Okay, and then mix lang. Para sumama yung malunggay. Medyo matigas to. So, I'll be using my hands. Now, one technique guys, kung madikit yung dough nyo sa kamay, you can use vegetable oil or cooking oil, yan mo yung kamay mo, para hindi didikit yung dough. Kasi yung isang iba naiinis sa sobrang dikit. So, okay. Mamassage ko lang siya ng hand. Yan, nililinis ko yung gilid para dumikit lahat doon sa dough natin. Sayang yung mga malunggay. Lilipat ko to dito sa ating kneading mat. Now guys, kung wala kayong kneading mat, pwede sa mesa, pwede sa counter nyo. Kasi iba, nag-start pa lang naman magluto. So okay lang kahit hindi pa kayo kompleto ng gamit. Right, so mix natin. So ang ginagawa natin, ini-knead natin yung dough. So don't you worry kasi yung dough nito malambot. Now if you're using all-purpose flour, minsan mas malagkit. Lagyan nyo lang ng oil yung kamay nyo. Or, sprinkle lang kayo ng flour tuwing lumalagid siya. So, yung pandesal natin na ito, maganda yung dough niya. Masarap magmasa. So, we will need this for approximately 10 to 15 minutes. Yan. So, I have my flour here beside me para pag nararamdaman ko na madikit, I just dust it with flour. Okay, magandang exercise to sa mga kamay nyo, sa mga braso nyo. Pero, okay, so pag nag-knead kayo, relax lang para hindi kayo masyadong pagod. Alright, so I'll get back to you guys. Pakita ko sa inyo kapag umabot na ako sa
15 minutes of kneading. Okay, so malapit na to, guys. May iba-ibang klase ng pag-knead. Pwedeng ganyan. Wala ko ng oil, dumidikit pa rin. Pwedeng ganyan. Itutupi nyo lang. Yan. Pwedeng ganyan ang pag-knead nyo. Pwede rin naman na fold and then push. So, fold and push. Pwede ganun. Check natin kung pwede na, kung sakto na yung ating pagmamasa. Okay. So, one way to test kung okay na yung dough na knead ng mabuti is to do a dimple test. So, pag dinimple test mo ganyan, dapat nakita nyo bumabalik siya. Ayan. So, nag-stretch back na siya. Ayan. Bumabalik na. Medyo stretchy na yung dough natin. Okay na yun. So, ang gagawin nyo lang is bilog na ganyan. Lalagyan natin to sa isang bowl para gagawin natin yung first proofing na tinatawag. So, kunin nyo lang yung bowl na ginamit nyo kanina. Then, just add some oil. I-grease nyo. This is to prevent yung dough natin na magkaroon ng skin. So, i-grease natin yung buong paglalagyan niya. Lalagyan ko rin yung ibabaw nito. Ayan. Ayan. Pinilagyan ko ng oil yung ibabaw. Para hindi magkaroon ng skin o balat. Ibig sabihin ng skin, nahanginan siya. Nung nahanginan, tumigas yung ibabaw. So, pag tumigas yung ibabaw na balat o yung skin niya, hindi na siya makakaalasa. Mahihirapan. Okay. So, lalagay natin siya doon sa bowl na ginamit mo kanina. So, ganyan yung itsura. Then, we'll cover this with a cling wrap or plastic. So, I have a cling wrap here na ginamit ko. Pwede mo pa rin siyang i-reuse. Tatakpan mo lang naman para mas mainit. Medyo loosely lang kasi papabuti natin yan hanggang dito sa taas ng ating bowl. Right, so I will store this on a warm place. For me, sa loob ng microwave ko ilalagay. Now, guys, tandaan natin na yung proofing ng bawat dough ay iba-iba. Minsan, it would take me 1 hour. Aalsa na yan. Ang kailangan kasi natin, makita natin, nag-double yung size. Lumaki siya na parang dumoble yung laki niya kesa sa dati. Sometimes, it would take 1 hour. Depende kung mainit ang temperature ng bahay nyo. Now, it may take 1.5 hour. Kasi minsan, pag-check mo ng 1 hour, hindi pa siya masyadong malaki. Parang lumaki lang siya ng konti. Now, hindi mo pa siya tatanggalin pag ganon. Kasi minsan, after 1 hour, saka pa lang siya umaalsa. Meron din naman na after 1.5 hour, saka pa lang siya totally nag-double ang size. Minsan, it would take 2 hours. Lalo na kung gabi mo ginawa. Or malamig sa lugar nyo. So, ang importante, ang goal natin, nagdoble yung size niya. At the same time, hindi naman lalagpas ng 3 hours. Now, guys, importante itong proofing na ginagawa natin kasi dito nakasalalay yung lambot ng tinapay na lulutuin nyo. At kung tatagal yung tinapay ng ilang araw na malambot. Okay? So, I'll get back to you pag umasa na siya. Alright, guys. Ito na yung ating malunggay pandesal dough after an hour. Punch nyo lang yung air. Yan. Okay, then put some flour. Lipat na natin. Ooh. Amoy ko yung amoy ng malunggay.
Huwag kayong mag-alala kasi yung malunggay naman, pag niluto nyo na yung pandesal, nawawala na yung amoy ng malunggay. Susukatin ko muna kung gano to karami. Para ma-divide ko siya. So that's 957. I-divide ko to sa 50 grams each. So guys, medyo malaki ngayon yung pandesal na gagawin ko. Now, kung wala kayong weighing scale, you can just roll this na parang log, kagaya na ginagawa ko sa mga cinnamon roll, and then saka nyo i-chop na paganan. Para mas matansya nyo yung laki. And then, yung ating winay na 50 grams, lagay lang natin sa isang side para makapag-rest siya. Then, wait tayo ulit hanggang maubos natin tong dough. Okay. So, tapusin ko lang to guys, and then pakita ko na sa inyo yung nagawa ko. Guys, natapos ko nang i-weigh yung bawat isa ng aking pandesal. So, I was able to come up with 19 pieces of pandesal. Now, dapat alam niyo yung pagkaka-arrange. So, yung naunang nag-rest, siya yung una nyong bibilugin. Okay, so dab nyo lang na ganyan para pumutok yung mga bubbles. Right, and then saka nyo bilugin. Okay, letter C yung kamay para bumilog. Iyan. Make sure nag-seal yung ilalim para hindi bubuka yung pandesal. Alright, so tabi lang natin. Next, flatten nyo. Kahit hindi na kayo gumamit ng rolling pin, basta ma-flatten nyo para pumutok yung mga bubbles, para pati hindi puro butas yung pandesal nyo sa loob. Okay. Next. Na kung gusto nyo lagyan ng palaman sa loob, pwede naman. Like, gusto nyo lagyan ng cheese, pwede rin. Okay. So, madali lang gumawa nito. Bilugin nyo lang. Ayan, kasi do-double check nyo. Kasi minsan, pag umalsan na to, bubuka yan. Tapos ang pangit na itsura ng pandesal nyo. Okay. Hindi na natin kailangan ng butter kasi didikit naman yung pandesal dahil medyo oily siya. Then I have here a baking sheet na nilagyan ko ng parchment paper. So after kong i-drench, remove niyo yung excess breadcrumbs and then ilagay nyo na dyan sa baking sheet. So, kailangan lagyan natin to ng distance from one another. Kasi, malaki tong ating pandesal. So, kailangan may distance yan para malutong mabuti. Tsaka, aalsa pa to. So, hindi natin pagdidikit-dikitin yung mga pandesal natin. Okay, so tapusin ko lang to and then pakita ko sa inyo later on. So guys, ito na yung nalagyan na natin ng breadcrumbs. Right, so medyo malalaki yung agwat ng pandesal ko ngayon. Kasi itong pandesal natin, medyo soft ito. Kailangan yung air, yung heat, makapass through sa pagitan para maging malutong yung paligid ng pandesal. At the same time, malambot siya sa loob. Okay, so, tatakpan ko ito ng cling wrap. This is what we called yung second proofing. We'll have to let it rise for another 30 to 45 minutes. Kailangan mag-double yung size niya. Lumaki yung pandesal natin. Alright, so ito na siya guys. Tatabi ko muna. Ilalagay ko siya sa ibabaw ng ref namin.
yung dough natin, nag-rest na siya for an hour. So, ito na siya kalaki. Ayan. Ganyan na kalaki. So, itong isa, ganito naman. So, I have already preheated my oven at 180 degrees Celsius for 15 minutes. So, ibe-bake na natin siya. Halfway through, to turn around natin para magkaroon ng even baking. Okay. Alright, so guys, na-bake na natin yung ating pandesal for 20 minutes. 10 minutes, binaliktad natin. So, nakaganyan siya sa oven. After 10 minutes, bukas yung oven, tapos baliktad rin niya yung position niya para mag-even cooking sa ating pandesal. So, hanggang maging brown lang yung ibabaw niya. Pwede na nating tikman. Ayan. Ayan. Kita nyo. Medyo green siya ng konti. So, kung hindi nyo gusto na mas maraming malunggay, pwede nyo bawasan. Just one cup will do. Mayakin. Hmm. Harap. Malambot. Malalasama yung vanilla. Sarap. Tsaka, siya nga pala, yung pandesal natin, crisp siya dito sa paligid. Pero, malambot siya sa loob. Parang kagaya nito. At hindi siya sunog, pero crisp siya. Pero malambot. Malambot at malaman. I hope gawin niyo na to sa inyong mga bahay. Pwede niyo rin itong gawing business or ibenta. Usually, yung ganito kalaki would cost 4 pesos to 5 pesos. So, thank you so much guys for watching my videos. I hope na mag-subscribe kayo after this video. Let me know if you have questions. Have a great day everyone. Bye!